So welcome back, mga kapatid, to CBC Pinus Conversations. Once again, I am Nico Balbidina. And today, dito sa ating special elections episode, mapapansin ninyo, parang ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito karaming guests sa isang show. Babaguhin natin yung game a bit. No? We're going to change the game for a bit. And based na may pag-uusapan kami ng isang topic for the rest of the episode, for the whole episode, meron tayong mga ibabatong topics, tapos yun yung i-discuss namin as a group. So before we continue, no, I think it's better na ipakilala ko muna sa inyo kung sino yung mga kasama natin ngayon. So let's start from our friend dun sa dulo. Hi, I'm Jean Amongal. I'm a Filipino and literature teacher and also a youth and public servant in Taguig City. Okay. Alright, hello. I'm Fed Buenaventura. I'm a teacher from Miriam College in Katipunan. Hi, I'm Bea from St. Pius X Parish, Youth Servant Leader, and I'm also a church worker. Hi, I'm Paolo Saldivar. I'm a youth minister from Merida Queen Parish in Taytay. Hello, I'm representing Ideals Incorporated, my new work right now. I'm Chrissy Pagirigan. Hello. The return of the comeback. The return of the comeback. Yeah, yes. Kung may mapapansin kayo, hindi lang yung isa na nagbabalik ang ating ano, pinakamamahal na Chrissy Pagirigan. Napansin mo rin na lahat ng kasama natin ay mga pawang mga kabataan. Ano. So, sa kwentuhan natin ngayon, pag-uusapan natin yung boses ng kabataan sa darating na eleksyon, number one, kung gaano ka-importante yung boses na yun, and also, kung ano yung mga napapansin ng mga youth as the leading people of today. Ano? So, let's get right on it. No? Ang magiging sistema natin, magkikwento ako or magsasabi ako na ilan sa mga misconceptions or isa sa mga, ilang mga paniniwala tuwing election season, mga haka-haka. Tapos, aalamin natin kung ano yung ideas ng mga kabataang ito doon sa mga topics na yun. So, okay kayo doon? Okay, let's do this. Okay. Alright, so umpisahan natin siguro sa ano, sa ano yung mga, usually mga naririnig dati bago mag-election. So, for the past few elections, parating fluctuating yung bilang ng voters. Noong 2016, ang alam ko noong 2016, 42 million ang voters. Tapos ngayon, we are at 63 million voters. Hindi siya pattern, hindi siya trend na tumataas kasi yung 42 was too low for that time. So, nung nagtanong-tanong tayo, usually, ang dahilan nila, ito yung madalas nating maririnig. Bakit pa ako buboto? Kasi pare-pareho naman yung mga kandidato ngayon. Pare-pareho silang corrupt, pare-pareho silang ganito. So bakit pa ako buboto? Ano sa tingin nyo? Anong say nyo dun sa idea na yun? Sino gusto mauna? Sige, magtuturo na lang ako. Ikaw, bro. I think it's quite unfair para sabihin na pare-pareho lang yung mga kandidato. Kasi merong mga luma, meron din na mga bagong mukha ngayon dun sa mga kandidato. Unfair na sabihin na pare-pareho lang sila na walang gagawin or may magagawang mabuti. Kaya sa tingin ko, maganda pa rin na buksan natin yung bawat isa, yung isip natin, most especially in this crucial midterms election, that we really be open on what will happen in our Philippine society through this election. Yeah, add ko rin. Actually, add ko rin yun na ito yung opportunity na, again, no, na i-prove talaga na meron din talagang change. Na ito yung time para may makita natin yung meron talagang hope. Na ito yung time na opportunity para nandito na sa atin tayo bawat isa may kapangyarihan. No, yung mga iboboto natin, sila yung wala talagang power. Ang power talaga yung kung sino man yung nandito, kung sino man yung boboto para yes, sa kanila. I agree. Also to Adam, medyo sa mga voters din ang sinasabi, pare-pareho lang sila. I'm sorry pero medyo tatawagin kitang tamad. Kasi if you research, yung mga taong yan, pangalan pa lang magkakaiba na. So, ano yung pareho dun? Yung kinalakihan, yung pinag-aralan, magkakaiba na. Yung mga nagawa sa mga hindi pa nagagawa, magkaiba na. So, if you just do your research, makikita mo kung gano'n sila ka magkakaiba. At makikita mo kung ano yung karapat dapat i-vote sila. I think that's a very good point to, na nilatag mo yun, na responsibility ng voters to know yung differences ng mga taong to. Kaya may... Medyo nakakalungkot lang din kasi... nagkaroon na ng mind conditioning sa mga tao ngayon na ganun na lang kababaw yung tingin nila sa mga tumatakbo. And hindi na rin sila marunong mag-criticize ng kanilang mga iboboto. Siguro kasi nandun pa rin tayo sa stage
na masyado pa rin traditional yung way natin ng pagtingin sa botohan instead of thinking kung ano ba talaga yung kanilang platforms and advocacies kasi mas nakabatay pa rin tayo dun sa kilala lang. So ayun nga, so ang challenge natin is that yung power na binigay sa atin, yung right natin to vote, gamitin natin ang tama. Kasi nga, nasa atin, kung gusto natin ng pagbabago sa bayan natin, simulan natin sa sarili natin. And pag-isipan natin kung sino yung iboboto talaga natin kasi nakasalalay talaga yung bansa natin. Yes. Pero as young voters, ano, kasi well, since mga youth kayo, tapos siguro hindi pa kayo nakakadaan sa lima, apat na elections. Ano, siguro, mga nakakatatlong elections, dalawang elections pa lang tayo. At some point ba, nakita niyo rin yung sarili niyo na naisip yun, na even for just a splendor of, us, ano, of a moment, na parang, oh, ano, ba't ako buboto? Itong si kandidatong to, ganito. Pag naman pinili ko itong isa, parang lesser evil lang. Ganun. So, kayo ba, na nakita niyo na yung sarili niyo once sa ganung sitwasyon? Simulan ko na, normal mapagod. And honestly, dumating na ako sa phase na nakakapagod kasi talaga. Nagtiwala ka tapos nasaktan ka kasi hindi ginawa yung mga pinangako nila. Hindi ako humuhugot pero it's true. Pero, darating ka sa point na ano, pagpagod ka hanggang doon na lang. So it's another chance na bumangon. And bangon-bangon guys. May gusto magbigdag or? Kasi nakakapagod talaga yung sistema natin ngayon. Totoo. Yun yung pinaka nakakapagod. Parang paulit-ulit. May mga bagong uupo, ganun pa rin. Mm-hmm. Parang, kasi nga, nagkaroon na tayo ng stereotype na kung sino uupo, ganun pa rin yung gagawin nila. Mm-hmm. Pero yun nga, ang kailangan nating baguhin sa pag-iisip natin na yung uupo naman, pag-isipan natin na meron siyang pagbabago na magagawa. Mm-hmm. At yun yung power nga natin na ibibigay natin sa kanila, pipiliin natin sila. So yun nga, kung tayo boboto, kailangan natin pag-isipan yung boboto natin. Kasi nga, may mga pagbabago, may pagkakaiba-iba. So, hindi naman pare-parehas lagi. So, yun. Mga friends na mga nanonood, pwede kayong mag-comment ng mga sa tingin ninyong sagot nyo sa aming mga tanong din. We would love to know kung ano yung nasa isip nyo rin. Kasi sa mga kaibigan natin, sa mga toast naman, feel free din. Kayo bahala. This is a very free country and we encourage free discussions. So, going back, no? Nabanggit mo yung pangalan pa lang, iba-iba na. Nagkataon na sadyang kapag yung mga nakaupo, nagkaroon na tayo ng stereotype, na condition na, na ganito sila. So siguro magandang puntahan natin ito isang, ano, isa sa mga misconceptions, isa sa mga haka-haka. Okay lang na tumakbo ang mga anak at iba pang mga kamag-anak ng politiko kung may napatunayan na ang pamilya nila. Ako personally, medyo malaking issue ko dito. Kasi galing ako sa isang city na sobrang lakas ng ganito. So ayan, lahat naman tayo, mga Pilipino, hindi tayo bago sa ganitong sitwasyon. Tawagin na natin, political dynasty. Yes. Tapos nakakalungkot lang na sa isang interview nung nakaraan, I think that was last year, may isa pang politiko na nagsabi na there are good kinds of political dynasties. So kayo, as voters, ano sa tingin nyo ano dun? Tama ba na i-consider na dahil may nagawa na yung si tatay o si nanay, okay lang magaling din siguro tong si anak? Sinong gusto? Ikaw siguro? Well, for me, hindi naman natin dapat ibatay sa kung sino yung sino yung nauna sa kanya na kamag-anak niya. Since ang tao naman iba-iba yung paraan, iba-iba yung karanasan, iba-iba yung pag-iisip, iba-iba yung paraan ng pagiging leader nila. So I think, kailangan lang talagang mag-isip at magkaroon ng research ng mga tao sa iboboto nila kung nanggaling man yan sa isang pamilya na nasa posisyon na rin. Kasi hindi naman natin masasabi na pareho magkapareho silang individual. Kasi magkaiba silang tao at magkaiba sila ng pinanggalingan, lalo na ng dahilan ng pagtakbo. Tama. Baka may magalit akong friend. So, siguro for me, double-sided sword kasi ang political dynasty. It's a fact na merong chance, kasi di ba parang pag gusto ng panghawakan talaga yung posisyon, nag-groom, natitrain yung susunod na gustong ipaupo. Pero at least may chance siya na simula pa lang pagkabata, meron na siyang background, so it could be an advantage. Pero at the same time, mas madaming beses actually na disadvantage siya. Kasi doon na naku-focus, nawawala na yung true service, nawawala na yung chance talaga, yung democracy, yung paglilingkod talaga sa mga tao sa pagiging. Actually, sobrang, kaya sa local elections,
yan yung dapat talaga pag-isipan kasi hindi siya napapansin eh. Yun na nga. So totoo yun, no, na yung sinabi mo nga na yung pagdating sa political dynasties kasi, hindi natin siya makikita sa grand scale ng nationwide elections eh. Na, kasi kung meron man, sobrang bihira na may makikita tayong mag-ama na magkasunod na naging pangulo, mag-ina na magkasunod na naging pangulo, senador na magkasunod o sabay. Parang wala pa. Meron, pero hindi siya ganun karampan, yeah. Hindi siya ganun kalakas. So tama, na yun yung kailangan nating bantayan. Kayo ba, may iba pa kayo ideas about that? Siguro it's a challenge din dun sa mga botante na really to look onto this matter. For me naman kasi, it's really a matter of the decision of the voter. Baka rin naman kasi talaga magaling yung anak. Pero hindi naman pwede na ayun lang yung maging batayan na magaling yung ama, buboto na yung anak. Pero it's really a challenge to the voters, especially to the district or to the locality kung saan sila kumakandidato. To have a discerning mind, discerning heart, kung nararapat ba itong anak na to or nararapat ba itong pamilya na to. Well, for me naman, tinitingnan ko din kung yung background ng pamilya eh. No, kapag para sa akin, concern ko, galing ba siya sa talagang magandang pamilya? Yung record ba nila na sa lugar nila is talagang valid, maayos at malinis. Kung ganun naman, eh syempre, approved naman na para sa akin. Pero, this is not, para sa akin, hindi naman yung kailangan na silang palagi. No, meron din naman tayong choice para pumili din ng mas bago na sa tingin natin, may kita natin na, meron palang fresh eyes or fresh para makita nila na meron pa palang isang lenteng na ikita sa para sa bayan. So, katulad nga po ng sinabi niya, parang di ba ang mangyayari, kasi gusto mong mag-focus dun sa bagong addition sa government nung eto, pamilyang to, prominent na pamilya to. So, syempre, re-research mo siya. So, other than focusing dun sa taong yon, mag-focus din tayo sa ibang kumakandidato, yung mga tumatrobong iba. Kasi parang nangyayari, dahil sikat to, dahil may pangalan siya na kilala, doon lang tayo naka-focus. So parang, yun lang, doon lang tayo pipili. Yun na yung choice natin. Pero nakakalimutan natin na ang laki ng choices, ang dami natin pwedeng pagpilian. So bigyan natin din ng chance yung iba na hindi kilala, pero malay mo, naglilingkod naman talaga ng maayos sa bayan. Meron lang ako isang little comment. Bago pa papalampas. Baka hindi ako makatulog. Kasi di ba sabi mo nga parang nagiging personality na nagiging sino yung mas sikat, sino yung mas may recall, yun yung binoboto. Pero you have to think, bakit nga ba sumikat yung isang taong to? Minsan hindi maganda yung kinasikatan niya. Nagkaroon siya ng scandal, nakulong siya, nagnanakaw siya, ganyan. Hindi necessary rin yung pagkilalang kilala ka, ibig sabihin maganda yung background. Tsaka unfortunately rin, may mga times na yung ganong dahilan ng pagkasikat, yung pa yung dahilan kung bakit sila nananalo. Di ba? Which is, yun nga, masyadong masakit yun for the people who do their research, who vote wisely, and who know what they are doing. Di ba? Sige, so okay na tayo dun. So, cut tayo sa political dynasties. Next, hindi na ako boboto kasi dadayain lang naman yung boto ko eh. Ako boboto, pagdating ko dun, papalitan lang yung balota ko. Well, unfair naman din sa Pilipinas kung ganun yung thinking natin. Siguro kung merong flaw, may flaw man yung system. Pero huwag naman natin siguro tanggalin yung pananampalataya natin doon sa proseso ng pagboto. Siguro sagrado yung proseso yun eh. It's really sacred that on that day, on that election day, talaga yung mayaman tsaka mahirap pantay-pantay. Oo. Diba? Walang pumasok ka doon sa polling precinct, walang mayaman doon, walang mahirap. Pantay-pantay tayo, pare-pareho tayong Pilipino. Kaya kung tip-isipan natin na dadayain din naman yan. I think it's really unfair to the Filipino people, to this generation and to the future generation. So yun nga, at diba responsibility natin as a Filipino na bumoto and also pumili, mag-take side kung kanino tayo boto. Kasi minsan may mga thinking yung mga Pilipino na ganito, yung hindi na lang ako boboto para hindi ako masisi. Para hindi ako masisi sa kung ano man yung mangyayari. Pero ang totoo nun, parang ang pangit ng idea na yon kasi wala ka man lang participation sa pag-unlad ng bansa or wala ka man lang, for me, kawalan ng concern yun eh, sa bansa, yung hindi ka bumoto dahil lang ayaw mo masisi, napaka-selfish ng ganong point of view. Mamaya may discussion din tayo dyan sa responsibilities natin after the elections. So yun, kasi ang nangyayari, walang mandadaya kung walang magpapadaya. So ang nangyayari kasi
hindi lang naman yung pandadaya dun sa mismong election. Bago pala ng election, may mga pandadaya na na hindi natin napapansin, na medyo nai-ignore natin kasi nga feeling natin ang election nandun na mismo pag bumoto na tayo. Pero isipin din natin, before the election, may mga pandadaya na dapat critical na tayo. Ah, itong kandidatang to nandadaya. So dapat hindi na natin iboto 'yon. Sign na 'yon na dapat hindi natin siya iboto. So kung feeling natin nadadaya tayo dahil sa mga ganitong bagay, pag-isipan din natin yung mga action natin about it. Alam mo, ako naniniwala ako dun na ang election, hindi siya isang araw lang. Yes. Mm-hmm. Diba? Nagsistart ang election day sa pagsabi ng mga kandidato na tatakbo kami, at tatapos siya sa susunod na election day. Yes. Diba? Yes. Pinigyan mo siya ng ilang taon pa. Six years nangyayari ang election. So, anyone na dadagod ba? Diba? Kung ang idea niyo is madadaya naman, so hindi ka nagboboto, di ba parang ang helpless ng feeling nun? Pero hindi ba mas helpless yung feeling na hindi ka bumoto? Yes. Na hindi ka nag-contribute dun sa possible, dun sa hope of a better Philippines. Mas masakit isipin yun eh. Yung, wala. You're on the sideline, no matter what happens. So parang ako, bilang Pilipino, magtiwala ka. Kasi darating at darating yung moment na magiging better talaga ang Pilipinas. Ayun na nga. So nagustuhan ko yung sinabi mo kanina, no, na ang pandaraya, hindi siya nangyayari sa araw lang ng eleksyon. As I was saying nga kanina, ang eleksyon mahabang, we are in a constant phase of electing our leaders eh. Araw-araw tayong pumipili ng leaders natin. Kasi kapag nakaupo na yan, hindi naman ibig sabihin ng kanila na yung pwesto na yan eh. Diba? Pwede natin sabihin na, hindi, nakita namin you're not fit to do this. People power. Yeah, may karapatan tayo to, diba? Freedom of speech, of assembly. Marami tayong ganun eh. Ito siguro yung, yung susunod no, na maganda ron. Ito yung concerning naman, yung pandadaya before nga, Devin. May mga ibang tao nagsasabi, particular about sa vote buying, pag inalok ka ng pera ng kandidato, kunin mo, pero huwag mong ibuboto. I cry. Medyo ano ka? May tanong ko, so bakit ako hindi pa ako nag-vote buying? Actually, girl! Blessing yan, Ida. So hindi pa ako nag-struggle sa moment na yan. Oh, sige, let's see. Let's see. Sino nakano na? Ako nakano na. Let's say meron. Okay, kanyari. Let's say, for instance, na meron talaga nag-alok sa akin, kukunin ko yun. Pero, hindi ko iboboto yung kung sino man yung nagbigay nun. Mm. Iboboto ko pa rin kung ano yung para sa akin na tama doon sa position na yun. Hindi naman doon yung malalaman. Hindi naman niya malalaman eh, siguro. At least, nakalamang ka sa kanya. Kaya, kuya, kuya. Okay, ako, may nakita akong nag-viral na video sa Facebook recently. Yung kinumpiyot yun kung for 500 pesos you accepted that. And then, kung for 3 years siyang kakandidato, parang around centavos lang yung dignidad mo per day. Parang hindi ako papayag na ganun lang yung worth ng boto ko. Kung magbibigay man sa'yo ng pera, 3,000 na gano'n. 5,000 kailangan talagang worth dun sa, ano, dun sa boto ko. Tsaka for me, parang ano, manifestation yun na nasasata ko kasi patunay yun na mas marami pa rin may hirap. Kasi ginagrab nila yung chance na yun para lang may makuha silang money. I mean, kung maulad na talaga tayo, hindi na tayo aabot sa point na tatanggap tayo ng pera for the vote. Sa halagang 500. Yeah, sa halagang 500. Kasi for 6 years, 500 pesos. Parang ang baba naman ata ng pagkatao ko kung ibebenta ko yung boto ko para lang sa 500. May mayroon akong narinig na notion naman na yung supporting this. Ang sabi nila, kunin mo kasi ngayon mo na lang sila mapapakinabangan eh. Pag nanalo na yan, kalimutan na naman eh. Diba? So, kind of true. Diba? Ang hirap timbangin din. Siguro ano lang din, devil's advocate. Hindi, pero looking at the scenario kasi, pag binigay na, pag nakaharap na yung pera talaga sa'yo, hindi naman siya na sarili blessing, pero kung hirap na hirap ka kasing kumita sa isang araw. Sa yes. Diba? Intindihin mo yung nararamdaman ng taong yun. Natatanggapin niya talaga yun. Oo. Money, right now, makes the world go round. Ganun din yung katotohanan eh. Pero I think, pag nasa punto ka na ng mag-shade ka na kung anong pangalan yung gusto mong umupo, kung sino yung gusto mong mag-lead talaga sa'yo, huwag mong isipin yung binigay sa'yo. Huwag kang magpapa-apekto. If ever tinanggap mo na siya, huwag mong isipin na may utang na loob ka sa kanya. Kung ano yung boto mo, sa'yo yun. Palindigan mo yun. Kasi ilang taon mo siyang kailangan harapin. So, ingatan mo talaga kung sino yung shishitan. So, at the end of the day pa rin, kahit nabigyan ka ng pera or tumanggap ka ng pera,
hindi naman malalaman nung nagbigay sa ng pera sa iyo kung ano shinade mo. So nasa iyo pa rin. So kahit nabayaran ka or hindi, nasa iyo pa rin yung power to vote. Hindi naman niya malalaman. At hindi nila nabibili yung power mo eh. Tsaka hints na yun na parang ano, hindi na, hindi na dapat siya iboto kasi ginagawa niya na yun eh. Diba? Hindi ko naisip yun. Alam na, yung mga vote by Zara. Pero please, bakit hindi po kami? Nananawagan ka ba? Never. Hindi namin tatanggapin. Pero i-offer nyo sa akin. Experience lang ba? Patest naman, patest. Support ko naman ako pag ganyan. Actually, dun lumalabas yung pinaka-problema. Ibig sabihin, salat talaga sa pera yung mga tao. I'd like to put emphasis on that, na science sinyalis to na mahirap tayo. Tapos, it's adding insult to the injury na, yun nga, insultuhin mo pa yung kahirapan ng Pilipino na, mahirap ka, ibig sabihin, kailangan mo ako. Kailangan mo to limandaan na to. Sige, bota mo ako, mahirap ka lang eh. Di ba ganun? So, yun nga, tama rin na, it's a sign na, yun nga, mga friends, kung siguro dumating sa point na may kakatok sa inyo nakapolo, nakababarong, tapos bibigyan kayo 500, consider nyo na, ito ba yung gusto kong bossing, ito ba yung gusto kong kaibigan, na limandaan lang ang tingin sa akin. Oo, diba? Exactly. So, ayun, I love that discussion, ang ganda rin. Okay, so tapos na tayo sa mga conditions, sa mga haka-haka before the elections. Doon naman tayo sa during. Ito yung medyo mas mabibigat yung mga nangyayari. Pero kontian lang natin kasi mahaba-habang mga discussions din to. Una-una, pag nagpa-brown out sa eleksyon, naku po may tayaan. Ito napaka-importanting issue nito kasi continuously, lalo na ngayon tag-init, nag-red alert, nag-orange alert tayo sa Meralco ngayon dito sa Manila. Tapos since tag-init nga, mas in-demand ang kuryente, nagkakakulangan talaga ng supply. Tapos nasasabayan pa ng ganitong notion. So, kayo, anong idea niyo dito? Ilang taon ka na pag iniisip mo? Pwede rin kasi mind conditioning din yan eh. Mind conditioning sa parte ng mga politiko. Pero I think malaking factor, nag-endorse na, pero malaking factor kasi na meron din tayong counter-checkers. Kaya dami PPCRB. Parang other than the home, like merong sariling count yung PPCRB, tapos meron din yung mga local count. So, you can cross-check actually eh. Accountable naman yung mga different groups and communities dun sa boto na pinapag-desisyonan. So, I think if you really push hard, tapos hindi ka nakitiwala. Di ba nga nagkakaroon natin ng mga issue, mga kaso na pag hindi nanalo, o yung, at sa tingin nilang nanalo, nag-ask sila ng recount, ganyan. So, meron tayong power eh. Siguro vigilance to counter that negative image nung pag nag-brown out. Tsaka ang ganda ng sinabi mo kanina no, na posibleng strategy din to, yes, ng mga ano na manakot. Uh-huh. 'Di ba na ay brown out na ako na kayong bumoto kasi magba-brown out 'yan ganoon. So it could also be used as a political strategy, yung scare of a brown out no. Kayo may so literal, kunyari man, magka-brownout, literal talaga mawawalan ng ilaw. Pero ang mahalaga, may mga tao naman at sila yung magsisilbing ilaw para dun sa eleksyon. Mm-hmm. Sila yung magbabantay. Sabi nga niya, magiging vigilant. So sila yung magbabantay, magmamasid. At tao pa rin, nasa tao pa rin yung kapangyarihan. Mm-hmm. So huwag natin isipin na yung mga external factors na pwedeng mangyari, magsa-stop sa atin for voting or for the election. Ang mahalaga, yung tao, tayo mismo, hindi tayo masastop ng everyone. Ang makakastop sa sarili natin, tayo mismo. Mm-hmm. Dagdag siguro yung panalangin kasi hindi rin talaga natin yan makokontrol. Meron talagang possibility na walang nagplano tapos nagkaroon talaga ng brownout or blackout. So, it's out of our hands. And I think malaking factor dyan yung prayer kasi whenever things get hard and wala kang laban, wala kang magawa. Ipagdasal mo, hindi necessarily yung magiging outcome, pero yung mga tao, yung decision, yung discernment ng mga tao na mayroong chance na itama yung mga susunod pang mayroon. Tsaka community effort din. Yes. Yung from the people din, kung saan sila, yung locality nila, na kung may nagganong eventually na mangyari, they really protect. They really protect kung yung boto nila. So, sa totoo, hindi naman nagkakaroon ng oras na walang nakatingin sa balote. Totoo yan. Diba? So, kung nandong ka, hindi ka naman papayag eh, na sa limang taong nasa loob ng presinto, yung apat nagkakampiyan para lukuhin ka eh. Diba? Magre-react at magre-react ka. No? Any additions to that? Oh, yeah? So,
Putulin muna natin no, yung conversation natin ngayon. This has been a very long conversation already. Hindi pa tayo tapos. Ang dami pa natin pag-uusapan. Nandun pa lang tayo sa during the elections. Sana may natutunan kayo. We really appreciate kung nagko-comment kayo sa baba. Malaking bagay yan sa ating mga sa ating lahat para lalo pang matuto. So once again, I'm Nico Balbidina. Chrissy. Paolo. Bea. Fed. And Jin. Kita kids. Diba?